Mamamasta siyang pama. Jenny Rowe is a thing of the past. If it's my destiny to end up like that, what can I do? Gulong-gulo. I don't think I will ever be accused of being a liar. It's not really advisable. Ito siyang na napasok ko. Windang na windang. Hindi ako mahilig sa pet. Lalo na tuta na dalawang paa. Yung babae talaga minamahal. Ginagalang, kinasamba. My life is my children. It's your loss, not mine. Akong bahala sa inyo. Dahil showbiz trip lang ang mekan. For opening salvo this year, our third DP special. 12 delicious items which lead to, what else? 12 New Year's resolution. Sana lang nanonood yung mga subjects ng aming DPA at sana nahulaan nila na sila-sila yon. Ako po si Ricky Lo, showbiz trip lang may kaya. Resolution number 1. My public image and persona should be the same as my private image and persona. Kung bait-baitan ako in public, dapat mabaitin ako in private. At hindi matapobre. Resolution number 1. Huwag nang maging matapobre. Matapobre. Ganyan kung i-describe ng mga staff ng isang talk show ang mag-inang ito. Guest ang mag-ina sa isang talk show at nagpaunlak naman silang sa bahay nila gawin ng interview. Bago pa dumating ang host ng programa, nag-setup na ang mga staff sa kanilang living room kung saan gagawin ng interview. Habang naghihintay, minabuti ng ilang staff na maupo muna sa sala set. Matapos ang halos isang oras, dumating na ang mag-ina. Laking gulat daw ng may bahay nang makitang nakaupo sa kanyang sala set ang mga staff. Maya-maya lang ay nilapitan ng kanyang sekretarya ang mga staff at sinabihang doon na lamang sa labas mamalagi. Naglita niya pa ang sekretarya na huwag daw upuan ang bagong sofa dahil kaka-deliver pa lang nito. Ramdam na mga staff na may sinisino ang mag-ina dahil matapos ang interview, niyaya ng mag-ina na magmeryenda ang host ng show. Dahil close ang host sa kanyang staff, niyaya niya mga itong saluhan siya. Pero biglang naglita niya na naman ang sekretarya na sa labas na lang daw kumain ng staff dahil doon ipinahanda ang pagkain para sa crew. Sa inis ng staff, hindi nila ginalaw ang pagkain kahit gutom na sila. Sinong mag-inang matapobre? Galing sila sa isang malaking showbiz at political clan. Parehong fashionista ang dalawa. Yun nga lang, laging sablay at kinaiinis ang magdamit ang anak na dalaga. Resolution number 2. Artista ako kaya dapat malinis hindi lang ang image ko, kundi pati ang surroundings ko. Lalo na kung babae akong artista. Resolution number 2. Iwasang masobrahan sa alak. Basagulera, lasinggera at burara. Ganyan ang pagkakakilala ng mga kapitbahay ng isang character actress sa kanya. Halos palayasin daw noon ng may-ari nang inuupahan niyang apartment ang character actress dahil sa pangit na ugali nito. Burara daw kasi ang actress at pabaya sa bahay. Madalas din daw na nagre-reklamo ang mga kapitbahay ng aktres dahil sa sobrang ingay nito sa tuwing magpa-party sa kanyang inuupahang unit. At kapag lasing na daw ang aktres, naghahamon pa daw ito ng away at pinapasaringan ang kanyang mga kapitbahay. Laking tuwa ng mga kapitbahay nang umalis na ang aktres sa kanyang inuupahang apartment. Well, can afford na naman kasi ang aktres na bumili ng sariling bahay dahil marami na naman siyang nagawang TV projects. Sumikat ang character actress sa mga kontrabida roles na kanyang ginampanan. I wonder, ano kaya ang paboritong inumin ng lasenggang character actress? Beer? Whiskey kaya? Brandy ba? O baka naman, gin? Resolution number 3. If you ask a designer to make a dress for you, you should respect his artistic integrity. Huwag yung puputol-putulin mo yung laylayan. Resolution number 3. Bigyan ng respeto ang designer. Fashionista cum mananahi. Kilala ang female singer na ito sa kanyang sexy outfits. Every time she performs, hindi ka lang sa boses niya hahanga, kundi sa kaseksihan din niya. Pero effort daw talaga at kinakareer ng sexy singer na ito ang kanyang mga isinusuot. One time, dumalo daw ang sexy singer sa isang awards night. Laking gulat daw ng designer na gumawa ng kanyang gown dahil totally nag-iba ang kanyang dinisenyo. Ang long gown na gawa ng designer naging super mini nang makita na niya sa red carpet. Yun pala, si sexy singer may sakit na ina-alter o ibahin ang design ng mga damit na kanyang isusuot para mas lalong lumabas ang kanyang kaseksihan. Nang minsan din daw nag-guest ang singer sa isang TV show,
nagtataka ang mga staff kung bakit nagkukulong ang singer sa dressing room. Yun pala, tinatahi ng singer ang provided costume. Tinanggal nito ang ilang parts ng damit para magmukhang mas sexy at kakaiba sa ibang kasabayan sa production number. Nawindang din ang staff dahil kumpleto ang singer sa mga gamit sa pananahi. Well, at least now, hindi na siya magmumukhang basura gaya ng suot-suot niya noong member pa siya ng isang singing group noong kabataan niya. Resolution number 4. If you belong to a rock band, you shouldn't think that you're a rock star who can get away with anything. You should respect your co-artist and not turn them into sex objects. Resolution number 4. Iwasan ang pagiging bastos. Hit na hit ang mga banda last year. Ang ilan sa kanila naging endorsers pa ng iba't ibang produkto. Just like this band na nakatrabaho ng batang sexy actress. Napansin ng sexy actress na one of the members of the band was hitting on her. Una, kinuha ng band member ang number ng sexy actress na mukhang na-starstruck yata sa kanya. Binigay naman niya ang kanyang number para hindi naman siya masabing suplada or feeling big star na. Pero ang hindi matake ng batang sexy actress ay nang tawagan siya ng preskong band member at pilit na pinapapunta sa condo unit nito. Akala daw kasi ng band member type na type siya ng sexy actress at game na game itong pumatol sa kanya. Binarabara at tinarayan ng batang sexy actress ang band member. Nagkasamang muli ang banda at ang sexy star sa shoot ng isang liquor commercial. Dead man lang daw ang band members to the point na sila pa ang nagmamalaki at hindi pumapansin sa sexy young star. Iba yata ang ikot ng utak ng bandang ito. Gigil na gigil tuloy ang sexy young star sa kanila. Resolution number 5. Even if you're very happy and you have a reason to celebrate, it doesn't mean that you can indulge in heavy petting in public. Resolution number 5. Kung strict si daddy, lalong strict si mommy. Ganyan ang pagkakakilala ng press sa mga magulang ng wholesome female young star na ito. Pero matuwa kaya ang parents ng young star kung malaman nila ang bagong bansag sa kanilang daughter na may wholesome image? Siya ngayon ang tinaguriang Tuka Princess. Ilang press people din ang nakasaksi kung paano makipaghalikan sa isang restaurant si female young star. Well, boyfriend naman ni female young star ang kanyang kahalikan. Pero sa pinoproject niyang image, hindi yatang magandang makita siya na ganoon ang ginagawa sa mga public places. And to think na sobrang higpit ng kanyang mommy, ilang projects na ba ang tinanggihan ng kanyang mother dahil ayaw pa nitong magkaroon ng kissing scene ng anak sa pelikula? Kapag nalaman ito ng kanyang daddy di dodo, baka irap siya at isilid sa isang kahon nang hindi na makalabas pa. Resolution number 6. Even if you are sad and depressed, it's still no reason for you to indulge in heavy petting in public. Resolution number 6. Be faithful. Sana this year tumino na sa pakikipagrelasyon ang young actor na ito. Ilang beses din silang nag-break at nagkabati ng kanyang actress girlfriend. Pero sa huli, bumigay na din ang girl. Hindi ko alam kung dapat matuwa o lalong mainis ang ex-girlfriend ng young actor sa kwentong ito. After daw kasi ng kanilang breakup, madalas na gumigimik ang young actor para makalimot sa kanyang failed relationship. Madalas na makita ang young actor sa isang sikat at kontrobersyal na bar sa Makati na lasing at nakikipag-smooching kung kani-kaninong babae. May dialogue pa daw ang young actor na he's only doing it because he misses his ex-girlfriend so much. May pagmamanahan naman ng young actor dahil matinik din sa chicks ang kanyang ama. Payo ko lang sa young actor. The next time na makikipagrelasyon siya, he should not let his girlfriend see what's in the inbox of his cellphone and email account para hindi na mabuking ang kanyang pagiging unfaithful, di ba? Hula huta. Resolution number 7. If you have a gay benefactor, you should treat him as a human being and not as a milking cow. Resolution number 7. Huwag nang magsamantala ng kapwa. Parang cellphone daw sa pagka-user-friendly ang matangkad na young actor na ito. Ayon sa aking DPA, halos ibigay na daw ng isang gay lawyer benefactor ang lahat para lamang sa young actor. Pero ang ending, nang medyo nagkapangalan at nagkaproyekto ng young actor, bigla na lang daw siya iniwan nito. Hindi naglaon, bumabalik na naman daw ang young actor sa kanyang gay lawyer benefactor.
wala na daw kasing masyadong projects ang young actor, kaya't gipit na naman siya financially. Sino ang user-friendly young actor? May connect ang name niya sa isang sikat na character sa isang foreign horror movie. At ang kaapelyido naman niya, ang mayor ng isang lungsod sa Metro Manila. Resolution number 8. If you're a top action star and you're a top singer, still that's no reason for you to indulge in heavy petting in a karaoke. Resolution number 8. Iwasan na ang PDA, lalo't parehong may sabi. Dampungan to the max. Ganyan daw ang eksena ng minsang yayain ng sikat na actor, ang sikat din na singer-actress na mag-videoke sa isang private KTV. Animoy may sariling mundo daw ang dalawa na walang pakialaman na naghahalikan at nagyayakapan. I'm not sure kung promo ba ito ng kanilang movie o sadyang type lang nila ang isa't isa. Pero sa pagkakaalam ko, parehong committed ang dalawang sikat na artistang ito. Well, yung singer-actress hindi pa rin naman umaamin sa kanilang relasyon ng isang sikat ding singer-comedian. Pero ang sikat na aktor, alam namang lahat na meron ng mga asawa't anak. Uulitin ko, mga asawa't anak. Resolution number 9. Bawas-bawasan ang pagiging kapal mooks. Maraming kwento ang aming DPA sa female host na ito. Una na dyan ay ang kakapalan ng kanyang mukha. Ang kwento, wala daw kasing mapag-iwanan ang TV host sa kanyang alagang aso na regalo ng kanyang ex-boyfriend. Ang ginawa ng TV host, tinawagan ng kanyang ex-papa para hiramin ang maid nito at pagbantayin ng kanyang aso. Nagpaunlak naman ang dating karelasyon at pinahiram ang kanyang katulong. Matapos na alagaan ng katulong ang aso ng TV host, hindi pa daw ito nakontento at pinaglilinis pa ng kanyang bahay. Lalong naaburido ang katulong nang magsumbong pa ang TV host sa dating boyfriend na hindi naman daw marunong sa gawaing bahay ang pinadalang maid. Inis sa inis ang katulong sa TV host dahil hindi na nga daw siya binigyan ng pakonsuelo, napakareklamador pa daw nito. Kwento pa ng aming DPA tukol sa female TV host, minsan daw ay may nakaiwan na imported eyeliner sa dressing room. Nakita ito ng isang staff ng show at pinagtanong kung kanino ito. Nang wala daw mag-claim, ay pilit itong kinuha ng female TV host at ginamit. Nang magustuhan, hindi na daw ito isinauli at tinangay na ito ng TV host. Makalipas ng ilang araw, nakita ng tunay na may-ari na gamit-gamit ng TV host ang imported eyeliner. Ayun, kinuha niya ito at hiyang-hiya ang female TV na host na isinauli ang imported na eyeliner. Sino ang female TV host? Naging maugong ang kanyang pangalan mula nang makarelasyon niya ang isang sikat na comedian. Resolution number 10. You should respect your husband's relatives and not act like a donya sent from heaven to collect utang. Resolution number 10. Iwasan na ang pagtataray na nakamamatay. Kilala sa showbiz ang pamosong mag-asawa na ito sa pagiging matulungin. Lalong-lalo na ang sikat na actor, producer, director na marami nang nagawang proyekto para makatulong sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang hindi alam ng lahat, ang asawa nitong dating young star turned sexy actress ay may pagkabungangera at pagkamakasarili. Isang kamag-anak daw ng actor sa probinsya ang may pagkakautang sa mag-asawa. Dahil na rin sa kagipitan, hindi daw ito nakakabayad. Halos araw-arawin daw ng babae ang paniningil sa kamag-anak ng kanyang asawa. Umabot pa daw sa puntong tinataray-tarayan at tinatalak-talakan ng babae ang kamag-anak na may pagkakautang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumakabilang buhay ang kamag-anak ng aktor. Nakonsensya naman daw ang mag-asawa at hindi na pinabayaran ng utang. Pero dahil sa sama ng loob ng mga kamag-anak ng namatay, nagpumilit silang mabayaran ng utang. Sinisisi kasi nila ang pagkamatay ng kanilang kaanak sa salbaheng aktres. Masyado daw kasing dinamdam nito ang pagtataray ng may bahay ng aktor. Mapanatag kaya o baka maligalig ngayon ang dating young star turned sexy actress dahil sa nangyari? Kung gaano kaliwanag ang kanyang pangalan sa namang kinadilim ng kanyang ugali. Resolution number 11. Ay nako, pagod na ako sa kasasabi nito. If you have problems with your lover, sexual or otherwise, stop broadcasting them on national television, lalo na pagtapos na ang affair nyo. Resolution number 11. Huwag nang magtanga-tanga. Martir nga ba o sadyang tanga lang ang sexy star na ito?
Ilang beses yung naghiwalay at nagkabati ang sexy star at ang kanyang model actor na boyfriend. Umabot pa nga sa puntong nagkasakita na sila physically. Pero ang the height ng kamartiran ng sexy star ay nang minsang magdala ang model actor ng babae sa tinutuluyan nilang kondo. Naabutan daw ng sexy star ang dalawa na may ginagawang milagro. Pero hindi man lang daw nagulat o tumigil ang kanyang boyfriend sa kanyang ginagawa. Bagkus, niyaya pa daw nito ang sexy star na makisalo sa kanila. Ang sexy star naman lumabas na lang sa kwarto. Pero patuloy pa rin pinakinggan ang nangyayari sa kanyang boyfriend at sa babaeng daladala nito. Medyo na-excite pa nga daw ang sexy star dahil naririnig niya ang halinghing ng kanyang boyfriend. Break na sa wakas ang dalawa. Ang model actor lumipad na patungong Amerika. Ang sexy star naman hindi na bakante at mayroon namang bagong jowa. Resolution number 12. You shouldn't try to use others to convince others that you're happy with others because these others know among one another that it's not true and that you're a liar. Go figure. Resolution number 12. Kilatising mabuti ang karelasyon. Matagal na ring hiwalay sa totoong buhay ang sikat na love team na ito. In fact, may kanya-kanya na silang love life. Mula na maghiwalay ang dalawa, marami nang umaligid sa sikat na female young star at marami na ring nakarelasyon ang sikat na young actor. Ang huling na link sa sikat na female young star ay ang isang young actor na kalilipat bakod lamang. Kamakailan lang ay niyaya ng sikat na female young star ang lipat bakod na young actor sa isang pamosong beach sa Aklan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita doon sina sikat na female young star at ang starlet na nalilink sa kanyang ex-boyfriend. Super dead ma lang daw ang dalawa sa isa't isa. Just recently, nakipag-break na daw ang sikat na young actor sa nasabing starlet. Ang dahilan, hindi daw makasabay si sikat na young actor sa lifestyle ng starlet. Masyado daw kasing pasosyal ang starlet na hindi sumikat-sikat dahil puno ng kaartian sa katawan. Pero ang hindi alam ng sikat na love team, magka-text pa lang ngayon ang kalilipat bakod lang na young actor at ang female starlet. Dinenay pa daw ni lipat bakod actor ang relasyon nila ng sikat na female young star at mukhang nanliligaw na ang lipat bakod na young actor sa pasosyal na starlet. Kawawa naman ang sikat na female young star. Hindi niya alam, dinedenay na pala siya, gayong proud na proud pa naman niyang pinangangalandakan ang relasyon nila ng lipat bakod na young actor. The truth, resolutions are made to be broken. The lies, not these ones. The consequence, I've said this before and I'll say it again. The walls of ears and the windows of eyes. This year, if you can be good, behave. If you can't behave, make sure na hindi makarating sa akin. I wanna thank Cheesecake Etc. and Tomas Morato. Ako po si Ricky Lo, Showbiz Trip lang may kaya. Showbiz Trip would like to thank the following. Guess Jeans, Meza, A New Level of Dining, Yes Magazine, Hi Magazine, People's Journal, Novecento, Bench, Vivian Sarabia World of Optics, Swatch Seasider, Cheesecake, Etc. Tomas Morato, Aquabest.